Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. So madalas nga pag-usapan kung gaano kalalim ang West. Ngunit bigyan din natin ng pansin ang isa't ng posibleng top 8 teams ito. At hindi po ito nakapasunod-sunod. Unahin na natin ang Cleveland Cavaliers. Last year nga kung hindi nagtamo ng injury si Ricky Rubio, ang team na ito ay nasa top 4 ng East. Ngunit ngayon ay nag-improve pa nga ang kanilang mga young players. Bumalik na si Ricky Rubio at nadagdagan pa sila ng Donovan Mitchell. So walang duda na ang team na ito ay isa sa mga teams na dapat nating abangan sa darating na NBA season. Andyan din ang Brooklyn Nets. Last season nga ay hindi sila makompleto sa regular season dahil sa mga injury ni KD at vaccine issue ni Kyrie Irving. Bago din ma-injured si KD ay number 1 ang Nets sa buong East. So kung mananatili silang healthy at babalik na din si Ben Simmons, hindi natin maitatanggi na ang Nets ay isa pa ding contender sa season na ito. Ang Milwaukee Bucks, si Giannis nga ay may malalabron effect sa East ngayon. Kung saan hanggat andyan siya sa Bucks ay mananatili silang contender at isang team to beat sa East. At kung gusto mo nga makaabot sa NBA Finals, kailangan mo munang dumaan sa kanya. Kahit tinamaan nga ng injury si Chris Middleton, naipwersa pa ni nila ang Boston Celtics sa Game 7 nang wala ang kanilang second best player. At speaking of Boston Celtics, tila ba mas lumakas pa nga ang lineup nila ngayon? Ang addition ni Malcolm Brogdon ay napakalaki para sa team na ito. At sasamahan mo pa ito ng pag-mature ni Jason Tatum at Jaylen Brown. Last season nga ay nagkulang sila sa experience at sa natural playmaker. Isang bagay na posibleng nasagot nila ngayong offseason. At dahil na din nga sa mapait na pagkakatalo sa NBA Finals laban sa Warriors, malaki ang posibilidad na pumasok sila sa season na ito na gutom na bumawi. Ang Miami Heat ay hindi din natin pwedeng kalimutan. Isa nga sila sa mga pinakamalalim na team sa buong NBA. At andyan pa din si Jimmy Butler na tuwing playoffs ay umaangat sa ibang level ang kanyang performance. Malaking issue sa kanila ay ang kanilang kalusugan. Sa series nga laban sa Celtics ay labas-pasok sa kanilang lineup si Butler, Kyle Lowry at Tyler Hero. Ganun pa man kung healthy nga sila ay delikado pa din talaga ang team na ito. Ang Chicago Bulls naman ay isang very talented team mga kaibigan. Mukhang muling nabigyan din ng buhay ang career ni DeMar DeRozan. Ngunit si Lonzo Ball nga magiging susi ng team na ito. Nakita natin kung paano bumagsak ang record ng Bulls na magtamo siya ng injury. So ang kanyang kalusugan ang magdidikta ng success ng team na ito. Ang Toronto Raptors ay isang team din na may magandang young core. Bagamat hindi natin masasabi na sila ay isang championship contender, katulad lang ng Cavs last season, isa sila sa mga teams sa pwedeng manggulat sa lahat dahil sa kanilang talent at very well coached din sila. Ang Sixers mga kaibigan, obviously ay mas nag-improve ang kanilang roster dahil sa pagtanggap ng pay cut ni James Harden. Ngunit bukod dyan ay magiging malaki nga na magkakaroon sila ng training camp at buong off-season na magkasama si Embiid at Harden upang mas maging matindi pa ang kanilang chemistry bilang ang first two options ng team. At panghuli ay ang Atlanta Hawks. Very interesting nga ang pagdagdag nila kay DeJounte Murray. Hindi pa natin alam sa ngayon kung magiging effective ba ang duo ni Trae Young at DeJounte Murray dahil sa pareho nga silang ball dominant point guards. Kayo ba mga kaibigan, sino ba sa palagay nyo ang pinakamalakas sa team sa East? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Salamat po.